Hindi pinayagan ng korte ang hiling ni Vong Navarro na manatili siya sa detention center ng National Bureau of Investigation. Base ito sa post sa Twitter ng ABS-CBN News reporter na si Nico Bawa na naka-assign sa NBI. Nakasaad din dito na nag-file na ng plead ang abogado ni Dennis Cornejo na si Attorney Ferdinand Tupacio na ilipat na si Vong sa Taguig City Jail. Ayon sa tweet ni Nico, just in, court denies Vong Navarro's motion to remain in the NBI Detention Center. Attorney Ferdinand Tupacio, meanwhile, files pleading to transfer Navarro to the Taguig City Jail. Sa dagdag na impormasyon, kaakibat ng tweet na ito, Taguig RTC Branch 69 has denied Vong Navarro's motion to remain in the NBI Detention Center. Navarro's counsel attorney Alma Malonga previously filed an urgent motion for the NBI to retain custody over the person of the accused. Ayon pa sa thread ng tweets ni Nico, hiniling ni Vong na manatili sa NBI dahil natatakot siya para sa kanyang kaligtasan kung maililipat sa city jail. Lalo pa nga't nakatanggap umano ng text ang misis niyang si Tanya na may naghihintay ng banta sa buhay ni Vong sa Taguig City Jail kung saan pansamantalang nakakulong dati si Denise at si Cedric Lee. Kaya baka may nabuo na silang connection sa mga gang sa kulungan. Navarro cited in his motion that he intends to face the charges against him and that his surrender to the NBI was prompted by legitimate fears for his safety and for his life as intense animosity exists between him and Denise Cornejo and her friends. Navarro included in his pleading that his wife received an SMM message from an unknown cell phone number with a text, "Pasabi dyan sa asawa mong rapist, Mr. Suave. Nagaantay kami dito sa Taguig. Pakibilisan." He explained that the text message should be taken seriously. He added that Cornejo, Cedric Lee, and their friends were all detained in the Taguig City Jail before they were granted bail, and that it's possible that they gain connections with gangs inside the city jail. Ganun pa man, tinanggihan po rin ng korte ang hiling ni Vong dahil kulang ang mga dahilan niya at patunay tungkol sa text messages. Judge Lorraine Cruz Datahan, however, explained that Navarro failed to justify the need for his continued detention at the NBI. The judge say Navarro did not attach proof of the SMS message and that the message could be interpreted in different ways. Kaya naman nag-file na nang flee sa korte si Attorney Tupacio para tuluyang mailipat sa city jail si Vong. Cornejo's counsel, Attorney Ferdinand Tupacio, meanwhile, filed a manifestation with urgent motion to transfer detention. He cited the rules of court wherein the accused should be brought to the nearest police station or jail without unnecessary delay. Sobra-sobra nga ang pangamba ni Natanya at Vong sa kaligtasan ng aktor sakaling mapalipat nga siya sa Taguig City Jail. Sana naman kung magkaganon ay hindi naman mapapahamak ang TV host comedian. Anong inyong magiging reaction sa bidyong ito? Comment below!